We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. At home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Adlaong Lunes, sugsugda nato ang atong Monday morning nga puno sa positive vibes. Good morning sa akong partner diha sa Cagayan de Oro City, Cyril. How's your morning? Good morning sa Jandi og sa atong mga kapuso viewers nga nakatutok sa atua karong buntaga. Happy Monday og sugda nato ang bagong semana. Kauban ang pagtanaw sa inyong number one morning show matag alas 8 sa buntag, ang At Home with GMA Regional TV. Mag-enjoy ta sa atong kabuntagon mga kapuso tungod kay this morning, atong makauban ang usa ka maka-inspire nga bisita tungod taliwala sa iyang mga balatian. Nagmalig-on gayod siya sa kinabuhi. Sayro nato ang iyang storya unya sa spotlight. Sa spotlight sab mga kapuso atong makauban ang usa ka content creator, ang iyang pinasahing content online. Ug ang storya likod niini kanatong Siron. Ug sa Bistok atong makauban si Kapusong Efren Mamak from GMA Sambuanga Station nga mahinabi si Kapusong Kim De Leon. Magandang umaga mga kapuso. Maswerte tayo ngayong umaga dahil makakasama natin ang isa sa mga binansagang ultimate male cutie. Walang iba kundi si Kim De Leon. Buenos dias, Kim. Welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Buenos dias, Sir Efren. Thank you so much for having me again. And grabe, thank you sa magandang introduction. Ultimate cutie talaga. To start our chikahan this morning, Kim, let's have a quick game. Please sing a song that comes first into your mind when we say these things. Kanta mo ngayong umaga. I'm so happy, clap along if you feel like the room without a roof, 'cause I'm happy. Yes, dapat happy lang tayo ngayong umaga. That's Happy by William Farrell. Kanta mo pag galit ka. Galit? Honestly, Sir Efren, di ako masyado nagagalit. Madala ako magalit eh. Pwede bang sad na lang pag sad ako. Sige, ito. Ito yung kanta ko pag... malungkot ako. I don't wanna be sad forever. I don't wanna be sad no more. I don't wanna wake up and wonder what the hell am I doing this for? I don't wanna be medicated. I don't wanna go through that door. I don't wanna be sad. I don't wanna be sad. I don't wanna be sad anymore. That's Sad Forever by Love. Kanta ng puso mo ngayon. Kanta ng puso ko ngayon, syempre. I want to love you, take all your pain away. Siyempre, that's my newest and very first single, Safe With Me. Wow, Kim, umaga pa lang ay pinasiklaban mo na kami ng iyong talento. Since when ba you discover your passion for singing? Actually, since I was 8 years old, mga grade 3 siguro or grade 4, mahilig na akong kumanta noon kahit sintonado ako. Kasi yung mother ko tsaka yung brother ko, palagi silang kumakanta kapag may event sa amin, may family gathering sa mga karaoke, ganyan. And sumasali-sali ako, although mas magaling talaga sila kumanta sa akin, mas gifted sila sa akin kumanta noon. And yeah, siguro doon ako na-influensyahan ng brother and ng mother ko. Kaya pinush ko pa rin kahit pinush ko matutong
kumanta, mag-aaral ng mga techniques. Kim, sino ang iniidolo mo sa pagkanta at saan ka kumukuha ng inspirasyon tuwing nagpe-perform? Siguro doon na rin ako kukuha sa previous question mo, no, Sir Efren. Kasi yun nga, nag-interested ako sa pagkanta. Sino nung bata ako, nung naririnig ko yung parents ko or yung mother ko tsaka yung brother ko na magaling sila kumanta. Kaya feeling ko sa kanila ako kumukuha ng inspirasyon. Actually, marami akong artist na napapanood, like Filipino artist, na iniidol ako talaga sa mga pag-perform. Noong July 8 lang ay nag-release ka ng iyong first pop ballad single, ang Save With Me. Please tell us more about this. Yes, and I'm so just lucky and grateful na nagkaroon ako ng my very first, my own single. And hindi ko naman talaga iniisip na magkakasingle ako kasi pangarap ko lang talaga noon dati. And mahilig lang talaga ako kumanta. And ngayon, ang sarap lang sa feeling na meron ka ng pinapakinggan na sarili mo kanta. Kim, kung may kakantahan ka ng kantang ito, sino ito at bakit? Kung may kakantahan ako, sino ba? Actually, generally speaking, hindi naman para sa isang tao lang to eh. Kasi kung maging honest ako, para sa sarili ko rin. And sa mga taong at times, they feel insecure about themselves. They are doubting themselves, nag-overthink sila. And I just wish na kapag napakinggan na yung Safe With Me, somehow, it will make them feel better. Kaya, yan, para sa kanila at para sa atin to, yung Safe With Me. Siyempre, Kim, hindi matatapos ang umagang ito nang hindi kami makakarinig ng kanta galing sa'yo. Kantahan mo naman ang iyong mga kapuso dito sa Mindanao. Alright, sige. Nakanta ko kanina yung ano yung first part ng chorus ng Safe With Me. So, yun na lang din kantahin. I want to love you. Take all your pain away. I want to be there with you when everything else fails. You are safe. You are safe. You are safe with me. Yeah, thank you so much, guys. Thank you so much. Finally, invite all our kapuso here in Mindanao na stream and also to support you in all of your projects. Ayan, mga kapuso natin dyan sa Mindanao, sana po nagustuhan nyo yung aking very first single. At kung hindi nyo pa napapakinggan, available po ito sa iTunes Store, Apple Music, YouTube Music, and all other, or Spotify, other and all other digital platforms nationwide. And sana po patuloy pa rin po ang suporta nyo sa akin. Abang nyo po ako sa All Out Sundays and Bubble Gang every Sunday and every Friday po yan. Kaya maraming salamat po sa mga puso natin dyan sa Mindanao and mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat, Kim De Leon, sa iyong time dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po. Thank you, Sir Efren. Tutok lang mga kapuso at magbabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga sa baitang makakuha og pagtulun-an og inspirasyon gikan sa storya sa kinabuhi sa usa ka kagayanon nga padayon nga milagrosong nakigbisog sa nagkadaiyang sakit. Atong ila-ilahon si Aben Garland. Sir Aben, good morning and welcome po dito sa At Home GMA Regional TV. Kumusta ka ngayong umaga? Good morning, Cyril, at sa lahat ng mga nanonood sa atin sa buong Mindanao. Mga kapuso, hello po at maayong buntag. I'm doing good naman, Cyril, and excited sa pagising ngayong umaga. Glad to hear nga na kasamaayong kahimtang karon, sir. Pero unang-una, Aben, tell us more sa imong storya. Labi na kaning ginaagian nimo nga mga balatian o sakit. Unsa-unsa ba kini o paunsa kini nagsugod?
nagkaroon ako ng mga ano, ibang mga sakit nung nandun pa ako sa Manila. And then pagpunta ko dito, nag-work, dito na ako na-assign. And ayun, at about 2012 yan, nagkaroon ako ng iba't ibang mga sakit na mga pinabayaan ko lang hanggang sa lumala ng gusto. And explain ko lang yung iba, no? 2012, mga last part na siguro yan, yung pananakit ng aking mga kasukasuan, and then mga rashes. And ano eh, yung travel ko kasi, kalahati ng Mindanao ang binabiyahe ko. So busy, nasa sales ako at I'm leading people. Kaya naman, papunta doon sa November, December, nakasagsagan ang mga sales, no? Sa mga malls, sa department stores, so talagang kayod. Pero pinabayaan ko yung health ko. Umabot, Cyril, sa mga panahon na pasintabi lang ha, sa mga kumakain. Pag, yung mga rashes ko na hindi ko inaasikaso, kapag kinakamot ko, nagkakaroon ng bleeding. And then, kapag maglinis ako ng aking tenga, may bleeding din. Even sa aking ilong. Kahit mag-toothbrush ako, ganun. Tapos sobrang sakit nung kalamnan na hindi ko iniinda kahit masakit. And pag after work, minate ko yung mga friends ko, nagtanong ako sa kanila, hospital ba ako o hindi? Sabi nila, oo, iniisip pa ba yan? Tinulungan nila ako, nag-confine ako, and then yun. Ang sakit ko nung time na yun, thrombocytopenia. Yun yung pagbabanganan ng platelet. Yun po yung mga nanonood natin mga kapuso, tatlo po yung pinagdaanan ko mga sakit. Yung pangalawa, actually after ng January, along the way, nagpapagamot na ako, hindi sa Cagayan de Oro, pero sa Davao. Few days, nagkaroon naman ako ng sakit. Sakit, masakit yung ulo ko, nagbabiyahe ako minsan, papuntang Davao. Pag uwi ko, sobrang sakit na talaga ng ulo ko, tsaka mataas ang fever, na-confine na naman ako. Long story short, ang aking sakit this time around ay meningitis o brain infection. Nakauwi na rin ako ng Bulacan para sila naman mag-alaga sa akin. And Mayo na yon, April, papuntang May. Pero ano eh, of course, iba na yung doctors ko. Nagtago muna ako sa bahay sa Bulacan. And eventually, humihina pa rin yung katawan. Hindi na dahil doon sa brain infection. Pero iba naman yung nararamdaman ko. Pumuputi. Pero hindi dahil sa glutathione, pero yung pala nababawasan ako ng dugo. So pagdating ng July, nag-insist na ako na ma-check up na tayo. Kasi ang puti-puti ko na at ang hina-hina talaga ng processing ng aking utak. Yun pala, yun, pagpunta namin sa hospital sa Bulacan, pa-check, blood test, etc. Sabi niya, due for confinement ka na. Sabi ko, bakit po? Sabi niya sa akin, mababa ang iyong hemoglobin, ang red blood cells. And tangan ko daw ng 10 blood bags. So, doon na sa, wala sa Bulacan, hanap kami ng hospital, wala sa MCU, sa Caloocan, punta kami sa San Lazaro, doon ako na confined, pero 2 days na wala pa rin. And hilong-hilo na naman ako, pero at saka hindi makahinga dahil wala na nga hemoglobin. Eventually, sa Manila doctors ako na confined, and doon ako na administer at nagkaroon ng blood transfusion, 6 blood bags lang, and siguro mga 6 or 7 days din yun na hospital ako. So yung tatlong fatal diseases na yon, yung 60-40 pala ng pangalawang sakit ko, yung meningitis, 60% probability of dying pala. So 40% na lang pala ang living ko. With all these challenges nga imong giatubang, sir, o karon makita nato nga gapadayon gyapon ka, asa ba kagakuha og kusog og unsa ang pagtulunan nga imong nakuha? Una-una, Cyril, no, ang lakas nang gagaling sa Panginoon. At masasabi ko na hinanda ako ng Panginoon na pagdadaanan ko talaga to, pero hinanda niya yung aking puso at saka yung spirituality para maharap itong hamon na to ng buhay ko. Dahil 2004 pa lang, nag-a-attend na ako ng prayer gathering ni Brother Bo Sanchez. Ang pangalan ay The Feast. Nung nasa Manila pa ako, kahit once a month, hindi ako pala simba noon, pero na-invite ako ng dati kong boss at isang beses kada buwan, yung prayer gathering. Hindi ako pala simba, hindi ako pala basa ng Bible. Pero along the way, natutunan ko na mas mapalapit sa Panginoon at mas lumalim yung aking pananampalataya. Yung natatak na sa isip at puso ko na meron akong misyon sa buhay at kailangan kong lumaban. Dahil hindi alam ko, hindi pa nagtatapos dito ang buhay ko.
Karong buntaga, Sir Aben, aduna ka ba'y mensahe ngadto sa ato mga kapuso, labi na sa mga susama nimo nga adunay ginaagian? Ang number one na maipapayo ko, kailangan kumapit sa Panginoon. Yung prayers, importante. And then yung prayers ng ibang tao, malaking bahagi yan ng ikagagaling mo. Diba? It's very important yung prayers at yung pagmamahal ng ibang tao dahil dyan dumadaloy ang pagmamahal ng Panginoon. So kung sino yung mga malapit sa iyo sa buhay mo, pamilya mo, kaibigan mo, huwag kang mahiya na humingi ng tulong. Either tulong na praktikal o sabihin mo yung mga nararamdaman mo para matulungan kanila. Daghang salamat Sir Aben sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa imong pakigbisog, Sir, og more power alang kanimo. Salamat ng marami, Cyril, at sa ating mga kapuso dito sa Mindanao. God bless sa inyo lahat. Mga kapuso, standby lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. So karong buntaga tumakauban ang usa ka content creator. Dili lang siya basta-basta nga content creator tungod ilado sab siya as rider. Ginadungan niya ang motorcycle riding while vlogging. Gidayeg sab siya sa iyang breathtaking shots sa mga tourist spots dinhi sa Mindanao. Let us welcome Renmark Nisnisan, or also known as Ren the Adventurer. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag. Yes, ma'am. Maayong buntag, ma'am. Og okay lang ko karong adlaw. Og sa tanang nananaw dira, hi sa inyo, ha. Ren, nganong nakahuna-huna kang dunganon ang vlogging og motorcycle riding? Isa man gud siya sa unique nga content karon, ma'am, nga ang pag motorcycle riding. So kasagara na to mga hobby sa mga tao ron. Hilig jud sila og mga adventure din, travel. So mas ganahan jud sila, mas ma-amaze po sila magtanaw sa mga vlog while ga-travel ang isa ka tao. Ngano ba nimo napili nga kahiligan ang motorcycle riding? Dugay na jud ko nagasugod og ride jud taon na pa. Mga 2014 pa lang. Kuha na ni siya, ma'am, kanang nagsugod ko ani katong panahon sa pandemya, wala ko'y kalingawan. So ako jud ibugkay ko sa mga ga-palupad og mga drone. So katong nga time nakanauna ko og invest og drone. So moto dito ko nagsugod og vlog tapos nag-invest po ko GoPro mo na nagsugod po ko sa pag-ride o sa pag-travel masinasa nga lugar. So para sa ko ang vlog. So far, Ren, pila na ka mga lugar sa Mindanao ang imuhang nabisita? Daghan ako mga lugar nga giadtoan nga kanang lugar ra jud mingaw jud kina siya nga laganan, wala tayo nagaadto nga tao, madili pud siya kay lado diri sa Mindanao. So kato, sukad pag vlog na ko, nakita sa mga tao, na reach sa mga tao, kana ginadayo na o ginabisita na sa mga tao, basin pag unsa kalisod ang maong dalan sa para ilang goal man pod, makaadto sila ng lugar o makakita sila sa kanindot sa maong lugar. So isa po ka challenge sa paglaag po na to, good. Ang kanang medyo lisod nga dalan, mo na challenge, mo na tinuod nga laag. Ren, miani og nindot or positive nga mga comments ang imuhang vlogs tungod nag-vlog while sakay sa motorsiklo. Alang sa uban, delikado kini. Unsay masulti ni mo bahin ni Ana? Ako, once nga travel ko, dili na ko ga dala og mga baon kay siyempre lisod man ko, ga motor lang ko, tapos ako ra isa.
So magdadaog daghang gamit tapos naapog ko yung mga kamera nga dala. So kana mag-prepare lang jud ko kanang insaktuhan lang jud mo ang kwarta nga sakto lang pang gasolina o kanang makaabot ko ta sa atong destination nga dili ta ma-short sa budget. O siyempre number one pug natong dalawa samot na sa mga lauban ako nga gamotor, pares ako gamotor. Siyempre importante pug kayo ang mga tools sa atong motor kay in case magka damage so na din tayo magamit. All right, message ni mo Ren sa atong mga kapusong Mindanaoans nga nakatutok sa ato karon. Kuan ma'am, ako lang maingon sa mga gustong magsugod og vlog or sa mga nagsugod pa lang. So padayon lang ta ninyo atong tabangan nga i-promote ang tourism diri sa atong lugar or unsa man inyo ang content, ipadayon lang kay kana sa sugod jud, disod jud magsugod pero padayon lang ang padayon hantod kadugayan na ara jud maka-appreciate sa atong gipangbuhat. So, ana lang siya, padayon lang. Dagang salamat, Renmark! More power! So, salamat po kayo, ma'am, naog sa mga kapuso nga nananaw. Salamat po kayo sa inyong tanan. Mga kapuso, atong nakauban si Renmark Miss Nisan. O mas nailhang si Ren, the adventurer. Alang kaniya nga bisan tuod, dunay risgo sa paghimo sa iyang content. Tungod iyang ginadungan ang pag-vlog while nagasakay sa iyang motorsiklo, wala niya kinipanumbalinga basta lang kay iyang ma-vlog ang kanindot sa Mindanao. Gipaniguro sab niini nga iyang ginahimo ang mga precautionary measures before mag-vlog aron malikay sa disgrasya. Samtang dyan din na-inspire gayud kita sa storya sa kinabuhi ni Aben Garlan, kinsa adunay nagkadaiyang palatian nga ginahambin. Apan taliwala niini, mas nahimong kusog ang iyang relasyon o pagtuo ngadto sa Ginoo. Tambag niya sa mga susama niya nga adunay kalisod nga ginaatubang nga duol sa Ginoo o salig sa iyang mga plano sanglit para kini sa kaayuhan. Ug sa Bistok mga kapuso, atong nakauban si kapusong Kim Dalion. Ato siyang suportahan ug mag-stream na ta sa iyang newly released first pop ballad single, Safe With Me. Mga kapuso, truly inspiring kung unta nakakaton mo sa mga storya nato karong buntaga. Sama na lamang anim panultihon gikan kang Albert Camus. You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso. Padayon sa paglambo ug taliwala sa kalisod. Laban lang. Ako si Jandy Esteban. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.